Kung siya ay pupunta sa isa impyerno, ginawa ko ang magagawa ko para sa iligtas. Alam mo ba, after the anniversary, mas lalo akong nagnasa na mag-evangelize. Amen? You know, our last anniversary pushes me to evangelize more for Jesus. To serve more Jesus. To give more for Jesus. Our last anniversary, you know, it pushed me hard, even harder to serve more Jesus. To evangelize more souls for Jesus. Alam mo ba, ang daangan ng sarili natin ay nagtulak pa lalo sa akin. Na lalo pang mag-itas ng kaluluwa. Amen? Magbigay pa ng buhay sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, alam ko ikaw din. Kaya ang anong sabi ni Pablo, lahat ng tao ay nabahaginan ko ng Word of God. Kung sila man ay pupunta ng impyerno, ginawa kang tungkulin ko. Therefore, I declare to you today that I am innocent of the blood of all men. Why? 27 and 28. He said, for I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Lahat ng tao ay pinangaral ko ang buong-buong kalooban ng Diyos. Hindi ako nahiya at wala akong kinatakutan. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. It means, according to Apostle Paul, if they will go to hell, it's not my fault. Why? Because I did preach to them the gospel of Christ. I have no responsibility of their souls going to hell because I've done my part. Ginawa ko ang tungkulin ko. I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Nakikinig pa po tayo? Ipinangaral ko sa inyo ng buong buo ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. Tatak ng apostol yan eh. Ang tatak ng apostol, lalong pinipigilan, lalong tumatapang. Habang nasusugatan, lalong lumalaban. Yan ang matatak ng mga apostol. It is one of the marks of an apostle, one of the signs of an apostle. No retreat and no surrender. Amen po ba? Another verse na lang, huwag na natin basahin yung 28, shortcut natin. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Nag-house to house evangelism ako. Nag-aral ako publicly. Huwag niyong itigil ang house to house evangelism. Kung meron dapat nag-house to house evangelism, hindi ang mga saksi ni Jehovah, kundi kayo. Kung meron nag-house to house evangelism, hindi ang mga Mormons, kundi kayo. Amen? But have taught you publicly and from house to house. Be more zealous. Higit tayong maging mainit. Be more zealous than Jehovah's Witnesses. Religion members. Be more zealous than Mormon's religion. Jesus Christ, the Latter-day Saints religion. Be more serious to them. Nakikinig po ba tayo? You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Ito ang susunod natin gagawin. Makinig po ngayon. Kasabay natin ang one-on-one, kasabay ng ating house to house. Magkakandak tayo ng malalakihang signs, wonders, and miracles ay tenyo.
at ngayon na po yun. Maging sa mga mall, papasukin natin yan. Ang mga mall may mga simple paggabi. Ang may mga mall may mga preaching ng Catholic. Amen? Hindi lang natin tatapatan, lalampasan natin yan. We will conduct small and big crusades with signs, wonders, and miracles. Inside the mall, we could see the Catholic Church renting the place, doing night service, doing Sunday service. We will not just do the same. Nakikinig po ba tayo? We will overpass them. Lalampasan natin sila. Amen! Hindi dapat narinig sa radyo television ang mga kulto. Sila Iglesia Mariano at ang mga Iglesia no Cristo. You know, different religions are in radio, in television, and it should not be. I said, it should not be. Religions are occupying many slots in radio and in television, and it should not be. I tell you, it should not be. They are owning, not just renting, not just buying slots. You know, they own many networks, many... Nakikinig po ba kayo? Marami sila... Di ba yung iba, marami silang radio programs, tama? Television programs, tama? Hindi lang yun! Meron silang sariling radio at meron silang sariling television, tama? You know, false religions are not only occupying many times slots in radio and television networks. In fact, they have their own radio and television networks. And it should not be. We Christians, we Kingdom of Jesus Fellowship members, tayo ang dapat meron nito. Wala sumasagot. Television networks, and it should not be. I tell you, we Christians, we the KOJ of people, tayo ang dapat meron nito. Amen? We must be the one who own our own radio and television networks. Nakikinig po ba kayo? Do you understand me? Naiintindihan niyo ba ako? Are you accepting the challenge? Pumapasok pa sa puso mo ang pinapahayag ko? You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Huwag kayong matakot mag house to house. Huwag kayong matakot mangaral sa harapan ng marami tao. Don't be hesitated. Don't be afraid to preach the gospel of Christ publicly. Don't be afraid. Don't be hesitated to go house to house and evangelize them. Huwag kayong matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sharean mo, classmate mo. Sharean mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, lahat sharean mo. Huwag kang matakot. Puro ka FB, puro ka internet, puro ka Tumblr, puro ka Instagram, kaya tapon ka.
na, bumagsak ka, nag-tactive ka na. Hindi ka kasi nakikinig sa apostol ng Panginoon. Magkasama na nga kayo palagi. Puro ka lang pang-regress, pang-regress, hindi ka na nga yung tinatanggap. Ang inuuna si Lord, tumataas at tumataas ang ranking. Those people who make Jesus the priority of their lives, the Lord keeps on promoting them and promoting them. Amen? Shall we give the Lord the best clap of praise? Huwag kayong matakot, mag-evangelize kayo. Mag-follow up kayo, mag-champion ng gaso na. Hikayatan niyo lahat ng magkaloob. Diba nakita ninyo, hindi ako natakot na nagligom ako sa inyo, diba? Ama ba ako? Diba hindi ako natakot na nagligom ako sa inyo, diba? Pero nakita ninyo, diba si Di Madrid ko lang, diba? Tama ba ako o hindi? Ngayon, tanong ko sa inyo, gusto niyo ba magkaroon tayo ng sariling radio television ministry? Gusto ba ninyo? At yung mga nagtago ninyo, ilabasan ninyong lahat dyan. Hello? You are happy because many people come in our last anniversary. If you want to see more, so you have to keep on. Ulitin ko ulit. Gusto mo ba magkaroon tayo ng sariling radio at saka television? Agutin mo! Ibigay mo ikapo mo! Ibigay mo best friends mo! Ibigay mo yung kapatid mo! Yung mga nakatago mo yan, ilabas mo yan! Yung mga hindi-ibig mo, magbenta ka ng mga ari-ari, ibigay mo sa gawain ng Panginoon! Magbenta ng ari-arian, opo, ginawa niyo Barnabas yan. Ang pangalan ni Barnabas, Joseph, pinilita ng kinawang Barnabas, nasama encouragement, sapagat na rin siya pag-aaring lupa, binenta niya, binigay niya sa paanan ng mga apostol. Kung gusto mong makita na ang KOJP sa rin ng Great Television Ministry, mas malaki! Kaysa sa mga kulto, maging mas pag-init ka sa Diyos ngayon kaysa noon. At mas pag-init ka sa Panginoon noon kaysa ngayon. At ngayon kaysa noon. Amen! You. Ako ang taong napakatapang kahit na sa panan mo yung bibig ko lalo na ngayon hindi mo ako mapipigilan and you know that I have that hesitated to preach anything that would be helpful to you but I've taught you publicly and from house to house. Tingin kayo sa akin, huwag nyo na akong mababain pa sa inyo. Huwag nyo na akong Naunawaan niyo yun? Huwag niyo na ako mamabain na pumunta sa inyo! Huwag niyo na ako mamabain na pumunta sa inyo! Huwag niyo na ako mamabain na pumunta sa inyo! Pupuntahin niyo ako ng batasan at sabihin niyo sa akin, we want the love and care of a apostle and God to take hari niyo. No! Let batasan come to me! Naunawaan mo yun? Naunawaan niyo yun. Sabi ni JC, gets ko. Yes! Hindi niyo ba nakita yun si JC kung meron isang maramdamin? Napaka-maramdamin niya. Kada preaching ko, nagtatago yan. Nasa loob ng kwarto, bumababa yan. Pero kita mong bilatan ng preaching ko, hindi umayos. Yes! Nakaunawa eh. Sabi mo sa ako, sabi mo kung makakaunawa lang isang tao. Kailan kaya pupunta rito ang lingkod ng Diyos? Dati naman napupunta rito yun eh. Bakit ikaw napupunta rito? Hindi lingkod na isang pumunta rito. Eh, yes, gusto ko sabihin sa iyo, bakit hindi ikaw mapupunta sa akin?
bless his family. But rather, his clan were brought to Jesus, to Joseph, to Geshem, where the blessings are overflowing. Amen? Again, Joseph never came, never returned to Canaan, but rather, he brought his clan to Egypt, to Goshen, where blessings are overflowing. Hindi po nagpunta si Joseph sa Canaan, kundi yung mga living na nasa Canaan, dinala niya. Amen? Sa Goshen. Gusto kong sabihin sa inyo, ang hindi makakasabay, hindi talaga makakasabay. Pero gusto kong sabihin sa inyo, makakasabay kayo. Sabihin mo, nakakasabay ka. Eh, kasi sabihin mo sa katabi mo, nakakasabay ka. Noon, lagi kang naiinis, nagagalit, para sinisilihan yung pit mo. Pero ngayon, hindi na. Nakaunawa ka na. Next verse. Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Meron ako nakita sa YouTube. I'm sorry for this great man of the Philippines. I'm sorry for this prominent man from the Philippines. I saw this man in YouTube. And he said, we should change the wordings in our national anthem. Because our national anthem has many errors. He said, and many believe him, but no, as far as I am concerned, I am not accepting the changes he is introducing. Nakikinig ko ba kayo? Meron isang kilalang tao na nakita ko sa YouTube. Actually, hindi sa YouTube, sa Facebook yun eh. Galing sa YouTube. Gusto niyang palitan ang mga lirik ng ating lupang hinirang. Marami raw error. Amen. At ito ang gusto niya ipalit sa dulo. Tingin kayo sa akin. Ang magmahal ng dahil sa'yo. Have you heard that? Have you seen that? Maraming nag-like niya. Ako hindi ko nilike. Ang magmahal ng dahil sa'yo. Sabi ko, ano ba naman klaseng tao ito? Hindi niya naiintindihan. Si Supremo, si Andres Bonifacio, binigay ang buhay para sa kalayaan ng bayan. Si Jose Rizal, binigay ang buhay para sa kalayaan ng bayan. Si Dino'y binigay ang buhay para sa kalayaan ng bayan. Kung talagang nagmamahal ka, handa ka mamamatay sa minamahal mo. Amen? Naunawaan ninyo ako? Kung talagang nagmamahal ka, handa ka mamatay sa minamahal mo. Sometimes to become intelligent, brilliant, scholar, you know, it means that you are in the right track. It doesn't mean that you are in the right track. Because sometimes, you must not use your mind, but you have to use your heart. Many things cannot be understood by mind, but it can be understood by heart. Sa'yo. Ano ka? Anong sabi ni Apostle Paul? Then Paul answered, why are you weeping and breaking my heart? I am not ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Tingin kayo sa akin. Nagpapaalam na siya, may ultimo adios, my last farewell. Sapagat maaari hindi na tayo magkita.
Alam mo, pinigilan siya ng mga kapatid lahat. Ang sabi sa kanya, huwag na po kayong tumuloy. Pero anong sabi niya, walang nakakapigil sa akin. Kung kinakailangan mamatay para kay Jesus, tutuloy ako. Hello, are you listening? I am not only ready to be bound in Jerusalem for Jesus. Hello! I am willing to die for Jesus. Tingin kayo sa akin! Gusto mo ninyo marito sasabihin ko? Gusto niyo bang marito sasabihin ko? Ang ibig sabihin ni Pablo, hindi lang ako handang mangaral, maglingkod sa Diyos. Handa na ako mamatay sa Diyos kung kinakailangan. O tingin kayo sa akin, walang hindi matutulog. No? Ito ang sabihin mo, kahit lahat na ng kayamanan ng kaibigan ni Jesus, okay na. Hindi ba hindi na ako makapag-asawa, makapaglingkod lang ako sa Diyos, okay na. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Nakikinig pa ba kayo? Saying, you know, to give your first fruits is a beautiful one. It's a beautiful thing. But if the Lord urging you to give your all to Jesus, then give your all to Jesus. Yes. Give them all to Jesus. Amen. Give them all to Jesus. Nakikinig pa ba kayo? Ang panawagan pala sa atin ng Panginoon, hindi lang magbigay ng malaki para kay Jesus. Huwag matakot mawalan kung kinakailangan para kay Jesus. Akalaan mo nandito pala si Sarah. Sorry Sarah, nandito ka pala. Talagang pinapahabol ka sa akin din yan. Hindi ko sinasadya, nandito ka pala. Pinupuntahan ko lang yung mga tao dito. This is the message of the Lord for us. Don't be afraid na mawalan para kay Lord. Don't be afraid na mawalan para kay Lord. Don't be afraid that nothing will be left for ourselves. Don't be afraid that nothing will be remain for ourselves. Don't be afraid. If you will give your all to Jesus. Amen? Gets nyo? Gets mo, darling? Gets mo? Gets mo ba, Pastor Hachi? Apo. Gets mo ba, Krian? Apo. Ikaw, Pastor JC? Gets mo. Mainit ka kay Lord, mas mainit ka ba kayo kay Lord? Sinang best friend mo, sinabi ko, ra? Very good. Ano naman natin? Tinampunin nyo, ha? I am ready not only to be bound but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Ang magmahal ng dahil sa'yo, bayang pag-iliw, perla sa sinanganan, alat ng puso, sa dibdib ko'y buhay, lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulubing, di ka masisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dinagang tula at awit, tayang minamahal, asan na, isa't nang matawad mo'y tagumpay na nagdinigning, ang bituin at araw na'y kailan, mamay di magdinigning, lupa na nga, pagsita, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na may mga api ang magmahal ng dahil sa'yo. Weh! Ang magmahal. Pakabaw mo! Pakabaw mo naman! You're not willing to die for your country! You're not willing to die for the Lord! May gulay! Oh, may gulay. Eh, sarap-sarap ng buhay ni Nini sa Boston, Massachusetts. Buong pamilya.
pamilya. Ino, the family of Nini Aquino keeps on telling Ninoy not return to the Philippines. Our life here in Boston, Massachusetts is quiet. We are a happy family. And yet Ninoy wants to return to the Philippines. Hello? If you are riches and wealth, you will give it to Jesus. Don't be afraid to lose your ambition. If the ambition of Jesus will become your ambition. Amen? Apostle Peter said, we have left everything and followed you. What is in store for us? Then what is in store for us? We have left everything and followed you. Then what is in store for us? Hello? Pitao po ho pa rito. We have left everything. Are you willing to have left everything for Jesus? Are you willing to give your everything for Jesus? And Jesus said, no one do what you did. Walang nagbigay at gumawa ng kagaya mo na hindi pinagpala ng Diyos ang sobra-sobra. Those who did what you did, those who did what you do, nakikinig pa ho ba kayo? Ano ba English ko? Ang problema kasi, absent na ako kasama, nag-aaral ako.